So ayan, magandang araw mga katinabal. And ngayong araw na to may bagong video akong ituturo sa inyo and sana may matutunan kayo dito and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. And ngayong araw na to ituturo ko sa inyo ang proseso kung paano kumuha ng SSS number online. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. So unang gagawin natin, punta tayo sa search engine or sa browser na ginagamit natin sa akin Google Chrome. Kaya i-click lang natin yan. And then pagkatapos, i-type lang natin ang sss.gov.ph kasi yun po ang legit na website ni SSS. And then pagkatapos, mapupunta tayo dito. I-click lang natin to. Then after that, mapupunta tayo sa portal ni SSS. Then may makikita tayo dito sa gitna na apply for an SSS number online. I-click lang po natin yan. So sa unang click po, may makikita tayong kulay blue na no SSS number yet. So i-click lang po natin ulit. And pagkatapos may makikita tayong ganito, no SSS number yet. So i-click lang natin yung kulay blue dyan na click here. So after that may makikita kayong ganito, pero i-click nyo muna itong tatlong dot sa taas. And then pagkatapos i-click nyo ang desktop site para maging ganito na po yung format. Then after that mapupunta tayo sa step by step guide kung paano kumuha ng SSS number online at paano fill upan yung mga forms. So nakalagay dito dapat fill upan daw natin ng tama lahat yung mga information na kailangan ni SSS. And dapat kung nag-send daw sila ng email sa inyo, dapat 5 working days na gamit nyo yung link na nandun. Within 5 working days, kung hindi nyo pa nagamit, kailangan nyo po dang ulitin yung whole process para maging active yung SSS number ninyo na ginawa. So dito maraming nagtatanong talaga sa akin, paano daw kung na-expired na yung link na sinad ni SSS sa email nila. So kailangan nyo pong ulitin yung whole process po para makagawa kayo ulit ng bago. And kung gusto nyo maging permanent na yung SSS number na ginawa ninyo, pwede kayo mag-submit diretso ng mga supporting documents para maging permanent po siya. I-click nyo lang po itong kulay blue. Itong list of required supporting documents, i-click nyo lang po yan. Pwede po kayong gumamit ng birth certificate ninyo or kung wala, pwede yung baptismal certificate, driver's license, passport, PRC or Seaman's Book. Pero kung wala talaga kayong nandun sa taas, yung mga ID or mga documents na nandun sa taas, pwede nyo pong gamitin yung number 3 pero dapat magpasa kayo ng dalawang IDs. And dapat yung isang ID, kahit yung isang ID na gagamitin ninyo ay may nakalagay na birth date ninyo. Pero kung wala pa talaga kayong mga ID or mga supporting documents na kailangan ni SSS, pwede nyo po munang i-skip yan. So magiging temporary lang po muna yung SSS number ninyo. Pero pwede na po yung hulugan. At huwag pong mag-alala guys, pwede nyo pong ipapermanent yan balang araw pag may time na kayo or pag may mga documents na kayo. Basta pag natapos nyo yung process tapos may SSS number na kayo, pwede nyo na pong ibigay yan sa employer ninyo or pwede nyo pong hulugan yan kung self-employed or voluntary kayo. So pag okay na lahat, kahit wala pa kayong mga documents or mga IDs, i-click nyo na lang po yung start kung gusto nyo kumuha ng SSS number. Then after that, mapupunta tayo dito sa Registrant Record Verification. Tinatawag itong verification guys kasi once pag may kaparehas kayo ng pangalan, first name, middle name at birthday, kapag yung apat na yan magkaparehas talaga, hindi kayo makakaproceed at kung hindi sa inyo yung SSS number na ginawa nyo noon, pwede kayong pumunta sa SSS para i-verify yung pangalan ninyo na hindi pa kayo nakagawa ng SSS number. So iniiwasan talaga ni SSS na may kapareho kayo ng information. So dito kung nakikita nyo, 0% pa yung application natin. So kailangan natin ma-100% yan. So unang fill up natin, dito pili kayo kung complete name yung meron kayo, last name and first name only, or first name only. So i-select nyo lang po kung ano ang meron sa pangalan ninyo. Pero pag complete name, i-click nyo na lang po ang complete name. And dito naman sa baba guys, lagay nyo na lang po yung last name, first name, and middle name ninyo. Pero pag wala kayong mga middle name, first name, or last name, huwag nyo lang po yung ilagay. And dito naman sa suffix, ilagay nyo po kung may junior kayo, senior, ayan, the fourth, the third, the second, the first,
ilagay nyo lang po. Pero pag wala, huwag nyo na pong lagyan yan. And next, dito sa baba, ilagay nyo po yung birthday ninyo. And dito sa email address, dapat make sure guys, yung email address na ilalagay ninyo active po at nakaka-receive ng email. Kasi magsasend po ng link doon si SSS. And make sure po lahat ng mga information na nilagay ninyo dyan, walang mga special characters kagaya nyan, except lang ata sa underscore. So pag okay na po, i-click nyo yung box katabi ng I am not a robot. And then i-click nyo yung box katabi ng I certify. So double check nyo lang po lahat ng mga information na nilagay ninyo. Pero pag okay na, i-click nyo na po ang submit. Then after that, mapupunta tayo sa email confirmation. Nag-send na daw sila ng link doon sa email na nilagay ninyo. So, i-double check na lang po sa inbox kung wala sa spam messages ninyo or sa junk mail. Then, antay-antay nyo lang po. Pero hindi naman po aabot ng 24 hours yan, makaka-receive kayo ng link doon. Basta po, active lang talaga yung email address na nilagay ninyo. Makaka-receive po kayo. So after that, may marireceive tayong email na ganito. So i-click lang natin yung continue link, yung kulay blue na link dyan. So antayin nyo lang po, pinakamatagal isang oras. Pero pag wala talagang link na nareceive kayo, pwede kayong mag-fill up ulit ng form doon. Then kagaya sa akin, 5 minutes lang, nag-fill up ulit ako ng form. Pagka-click ko ng link na dumating, ganito yung lumabas. So antayin nyo lang muna bago kayo mag-send ulit ng link para hindi maging invalid yung link na matatanggap ninyo. So i-click na natin tong link na nandito, yung kulay blue. So after that, mapupunta tayo sa pag-fill up ng basic information natin. And kung nakikita nyo, naka 20% complete na tayo. And kung nakikita niyo guys, may name of registrant na automatic na nakalagay dyan and date of birth. Kasi naka-fill up na tayo ng form kanina na pangalan natin at birthday natin. So fill upan nyo na lang po kung male or female kayo. Then pagkatapos dito naman sa baba, ilagay nyo po yung mother's maiden name ninyo. Mother's maiden name po, last name, first name, and middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. Tapos yung TIN na nakalagay dyan, pwede nyo pong i-skip lang yan. Huwag nyo na pong lagyan kung wala. And then dito naman sa contact information, ilagay nyo po yung active na cellphone number ninyo. And sa telephone number guys, pwede nyo na pong hindi lagyan yan kung wala. Pero pag meron, pwede din pong lagyan ninyo. And sa email address guys, automatic na po may nakalagay na email address dyan kasi nag-fill up na kayo kanina. And then dito naman sa home address, i-click nyo po kung Metro Manila kayo or nasa province kayo, i-select nyo lang po kung saan province kayo. Then after that, dito naman sa city or municipality, i-select nyo lang po kung saan city kayo or municipality na bibilong. Then sa barangay, ganun din, i-select nyo kung saan barangay yan. Then after nyo malagay yung barangay, automatic na pong ilalagay ni SSS kung saan postal code kayo na bibilong. And then dito naman sa building name, house number, street, and subdivision, lagyan nyo lang po kung ano yung meron sa address ninyo. Pero pag wala, pwede nyo pong i-blank na lang yan, kagaya ng ginawa ko. So pag okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng purpose of registration. So kung for employment, i-click nyo lang po itong for employment. Pero pag self-employed, i-click nyo ang for self-employed. So dito sa self-employed, kailangan nyo maglagay ng professional business name and estimated monthly earnings. And kung overseas Filipino worker ka or OFW, kailangan nyo ilagay yung country kung nasaan kayo ngayon at yung estimated monthly earnings. And kung non-working spouse kayo, ilagay nyo po yung SSS number ng spouse, tapos amount ng contribution, then monthly salary credit. And kung claimant naman kayo, i-check nyo lang po yung box katabi ng I-certify. And kung survivor or pensioner kayo, i-fill upan nyo lang po to lahat. And marami ding nagtatanong sa akin, paano daw kung voluntary? Pwede nyo po i-click yung for employment kasi pag voluntary kayo, kapag napakapaghulog na kayo, matcha-change naman yung status ninyo na voluntary. So ginawa ko to for employment. So i-click ko yung for employment. Then after that, double check na lang po lahat ng mga information na nilagay ninyo dyan. Then pag okay na, pwede nyo na pong i-click yung save or next. Pero mas maganda i-save nyo muna kasi if ever nalobat kayo or nag-brown out sa inyo na wala yung internet, pwede nyo pang ma-retrieve yung ginawa ninyo. Punta lang kayo sa link na sinend ni SSS kanina, tapos pwede nyo pong i-continue yung saan kayo natigil. So after nyo ma-save yan guys, i-click nyo na po ang next.
So after that, kung nakikita nyo, 40% complete na yung application natin. Pero pag na ganito ulit yung format, i-click nyo po yung tatlong dot sa taas and then i-click nyo ulit yung desktop site. Sa ganitong paraan, babalik na tayo sa ganitong format. So dito fill up na natin yung social status natin. Kung napapansin nyo, automatic na may nakalagay ng name natin, tapos date of birth, tapos yung sex kasi naka-fill up na tayo kanina. So fill up lang natin yung marital status, kung single ba, married or separated, ganyan. Tapos yung nationality, syempre, diba, Filipino yung ilalagay natin dyan. And sa religion, ilagay nyo lang po dyan kung Christian, Catholic or Muslim ba. Pero pag wala, ilagay nyo lang po sa other religion. Ilagay nyo po sa baba kung ano ang religion ninyo. So double check nyo lang po. Pero pagtapos na, punta na tayo dito sa baba sa place of birth. So select lang kayo kung saan country kayo. Siyempre sa Philippines ata. Then pagkatapos, click nyo kung Metro Manila or sa province kayo. Select nyo kung saan province yan. Then i-select nyo kung saan city or municipality. So double check nyo na lang po lahat. Pero pag okay na, i-click nyo po ang save. Then pagkatapos, i-click nyo ang next. Pero pag once na may nakalimutan kayo dun sa unang finilapan nyo, i-click nyo lang po yung previous na nandyan. Then babalik kayo dun and i-correct nyo na lang po lahat dun. So pag okay na, i-click natin ang save dito. Then pagkatapos, next. So kung nakikita niyo, 60% complete na yung application natin. So mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng beneficiaries. So kung napapansin niyo, automatic na po na may nakalagay na mother's maiden name dyan sa baba. So ang kailangan na lang nating fill upan is yung father's name. So select niyo na lang po kung complete name o last name and first name only, single name only. Select niyo na lang po kung ano yung pangalan ng papa ninyo na nandun lang sa birth niya. So after niyo makaselect, ilagay niyo na po yung last name, first name and middle name ng papa ninyo. Pero pag may suffix siya, ilagay nyo na lang po kung junior, senior, the third, the fourth, ganyan. Ilagay nyo na rin po. So punta naman tayo dito sa baba, sa spouse. Dapat maiden name ng asawa ninyo yung ilalagay ninyo. Tapos dito sa children, kung marami kayong anak, i-click nyo lang po yung add row na nakalagay dyan. So pwede kayo mag-add lang kung ilan yung anak ninyo. And dito naman sa baba, pwede rin kayo maglagay ng beneficiaries other than parents, spouse, and children. Pwede kayo mag-add row lang dyan kung marami. So kung marami kayong anak guys, pwede nyo add row. So magiging ganito na po yan, lagay nyo lang po yung mga pangalan at birthday nila. Pero yung sa atin, wala tayong ilalagay na spouse at children dyan. So, i-click na natin yung save, then pagkatapos yung next. And then pagkatapos, mapupunta na tayo dito. Kung nakikita nyo, 80% complete na po yung application natin. So, dito maglalagay na tayo ng preferred user ID natin. So, kailangan 8 to 20 characters yan, number at letra yan. Tapos, no special characters kagaya ng number, undersign, ganyan, asterisk, except lang sa underscore. Kagaya ng example, 1 underscore Cruz 1234. So, pwede po yan. So, once pag nakagawa na tayo, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng height at ang weight natin. Dapat naka centimeter and kilogram po yung ilalagay natin. Then after that, punta naman tayo dito sa baba sa UMID Pay Card application. Pero optional lang po to. Pero pag ayaw nyo munang fill upan, skip nyo na lang po. Then click natin yung save. Then pagkatapos yung next. After that, may makikita tayong ganito. There is no selected preferred bank details. Do you want to continue? I-click lang po natin ang yes. So dito kung nakikita nyo, 90% complete na po yung application natin. So dito double check or triple check nyo na lang po lahat ng mga information na nilagay ninyo. Pero pag once may mali, i-click nyo na lang po ulit yung previous para mabalikan nyo po yung mga information na namali ninyo pag fill up. Pero pag okay naman po yung lahat ng mga information na nakalagay dyan, i-click nyo na po yung generate SSS number. So after that may makikita kayong ganito, once submitted, you can no longer back and update your information. So kailangan nyo nang pumunta sa SSS branch pag gusto nyo i-correct yung information na mali dito. So kung kaya pa, i-correct nyo muna, i-click nyo muna yung previous para ma-correct yung mga information na mali dyan. Pero pag okay na, i-click nyo po ang yes. So kung nakikita nyo, 90% complete na yung application natin. So dito kailangan nyo mag-submit na mga documents or mga IDs na kailangan ni SSS. Pero optional lang po to. Pwede nyo po munang hindi i-submit yung mga kailangan ni SSS. Pero magiging temporary po yung SSS number ninyo. Pero kahit temporary yan, pwede nyo pong hulugan yan or hulugan ng employer ninyo.
pwede nyo pong ipa-permanent yan balang araw kung may time na po kayo. Pero kung may mga documents or mga IDs na kayo na kailangan ni SSS dyan, pwede nyo pong isend yan ngayon. Ilagay nyo po yan dito. Then, select nyo lang po kung ano yung mga IDs na nilagay ninyo. Pero sa akin, hindi ko muna lalagyan kasi yung ginawan ko ng SSS number, wala pa siyang mga documents or ID. So, next time na lang po. So, ikiklik ko muna tong submit. Then, after that, may makikita tayong ganito. Do you want to proceed without submitting the documentary requirements? So, iklik lang natin ang proceed. Then after that, makikita nyo 100% complete na yung application ninyo ng SSS number. Then may makikita kayong print or download ng personal record ninyo, tapos print or download ng SSS transaction number slip, then print or download ng SSS number slip. So screenshot nyo po muna lahat yan or ipaprint nyo na lang po lahat. Pero huwag mag-alala guys, may copy kayo niyan kasi magsasend ni si SSS sa email address na nilagay ninyo. So, tapos na daw yung application ninyo and completed na daw. Tapos, check nyo na lang po sa email ninyo para makita yung SSS number at yung transaction details. So, may marireceive kayong email na successful na daw yung pag-apply ninyo ng SSS number at yung web registration online. So, mag-i-email pa rin si SSS ng kagaya nito, yung SSS number ninyo, yung personal details at yung transaction number. Then after that, may marireceive kayong email na kagaya nito. I-click nyo lang po yung kulay blue dyan na clicking here para makagawa kayo ng password. Then after that, mapupunta tayo dito sa paglalagay ng last 6 digit ng ating SSS number or CRN number. Kagaya nyan, 60889 for yung last 6 digit ng ating SSS number. Kaya yun yung nilagay natin. Then pagkatapos, i-click natin ang submit. Then after that, mapupunta na tayo sa paglalagay ng prepared password at confirmed prepared password. So dito, kailangan natin ilagay yung password natin, pero hindi dapat magkaparehas yung user ID at password na ilalagay natin. And make sure guys, walang special characters kagaya ng asterisk, underscore, and number sign yung password na gagawin natin. And make sure magkatulad yung password at yung confirmed password na ilalagay natin para matanggap ni SSS. Then pagkatapos, i-click na natin ang submit. And then after that, mapupunta tayo sa paglalagay ng security questions. I-click lang natin yung set up security questions. So make sure guys, natatandaan natin yung mga sagot sa nilagay nating security questions kasi once pag na-lock yung account natin or hindi natin ma-open, nakalimutan natin yung password, pwede nating i-open yan gamit ang sagot sa security questions na nilagay natin. So, tandaan na lang po natin yan or screenshot na lang po natin. Then, pagkatapos, click natin ang submit. Then, after that, mapupunta tayo sa pag-verify ng ating account. Ilagay lang natin ulit yung password na ginawa natin kanina. And then, pagkatapos, i-click natin yung box katabi ng I am not a robot. And then pagkatapos, i-click natin ang confirm. Then pagkatapos, may makikita tayong ganito, successful na daw yung pag-setup natin ng security questions. So, i-click lang natin ang go to home. Then after that, pwede nyo nang ilagay yung user ID at password ninyo dito. Then, i-click nyo na po ang sign in. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, and thank you and God bless everyone!